Ngayong araw, dito tayo sa Cebu Mountain Goat Farm, Tobias Fournier Antique, kung saan makikita natin ang mga guwapa at guwapo na mga kambing. Super pasalaki at bigat, kaya tara na at ating pag-usapan ang sari-saring pamaraan sa pag-alaga ng ganitong uri na hayop. So, let's go! Ano bang rasa, sir, ang ginagamit niyo para mas maganda ang labas ng inyong breed? Sa ngayon po, ang aming mga produce ay F1 Anglo Nubian at cross sa native. So marami dito sa aming mga inahin ay mga native na, at saka bumili kami ng isang box na pure breed na Anglo Nubian. So ang tawag sa kanila ngayon ay mga F1 o first filial generation. No, cross na sila ng native natin at Anglo Nubian. So bali ang ito, sir, nung kasa ito. Ito naman to, ang breed nito nito ay isang boer. Isa po itong traditional na kulay ng boer. So yan po ay na-cross na natin sa, yung anak niyan ay na-cross natin sa Anglo Nubian. So ang labas po niyan ay F1 ng Anglo Nubian tsaka boer. So mas malalaki na po sila at mas malalapad na ang katawan at mas mataas na ang production ng gatas. Kung ganun, sir, ibig sabihin na pag in-upgrade natin ang kanilang mga rasa ay mas lalong maganda. Opo. Pag nag-upgrade po tayo ng ating mga rasa o mga breed, mas gumaganda ang hugis ng katawan nila, mas lumalakas silang magbigay ng gatas, at mas malalaki at mas maganda ang kita kapag malalaki na ang katawan. Bakit ito, sir, ay naging spotted siya? White and black? Ano, siguro po ang dahilan nito ay sa ama niya. Dahil po yung tenga ng ama niya ay mayroong spot-spot din sa Anglo Nubian na breed. At yung itim naman ay siguro sa breed ng native na may lahat din na itim. Tsaka naging ganyan ang kulay. Magandang araw po sa lahat. So ito po ngayon, nandito kami sa vlog ni Bisaya Mangunguma. Ito po ang team ng Cebu Mountain Goat Farm. So isa po kami sa mga goat farmer and raisers dito sa Tobias Fournier, na nangangarap na magkaroon ng maraming kambing, at kasalukuyan isa po akong kagawad dito, at isang graduate ng BS Agriculture Major in Animal Science ng University of Antique, Amtic Campus. So sa hirap po ng buhay ngayon, naisipan namin na mag-alaga ng mga kambing at paramihin ito, dahil malakas ang demand nito tsaka masarap ang karne ng kambing. Ang tatlong lahi ng kambing sa aming farm ay ang Anglo Nubian, boer at native. Itong tatlo na to ang pinagkukross namin tsaka binibenta namin sa market ng by pair o tag-iisa-isa, buckling o doling. Depende po sa buyer kung ano po ang kanyang mapipili na for breeding. Mostly po ang aming binibenta ay for breeding lamang, at hindi pa kami nagbebenta ng pangkatay. Mabibilang po kami sa medium scale backyard farming. Ngayon, meron na kaming 36 na heads ng kambing, at sa kasalukuyan ay nag-expect pa kami na magpapaanak ng 15 kambing na inahin. Sa pag-alaga ng kambing, ano ba ang mga step and procedure para matamo natin ang tagumpay sa ganitong uri na negosyo? Para matamo natin ang tagumpay sa pag-alaga ng kambing, una, dapat piliin natin ang lugar na kung saan malalayo tayo sa kabayan o sa mga tanim ng mga tao, para hindi tayo makapinsala, dahil ang kambing ay voracious eater na kung saan kahit anong dahon o mga tanim na makakain ito ay talagang sisirain niya, dahil parang ang laway nito ay mayroong nakakasira na substance na maaring makapagdulot ng away sa ating mga kapitbahay o kanino man na mayroong taniman. At pangalawa, kailangan din ang pagpili ng tamang palahi o ang rasa ng kambing. Dahil dito, matatamo natin ang tunay na tagumpay kapag nakita natin na ang kambing natin ay malalaki, matataba, at
tsaka nakaproduce tayo ng marami. Pangatlo naman ay ang saktong pagpapakain o wastong pag-preparasyon ng pagkain. Tulad na lang ngayon sa tag-ulan at sa tag-init, kailangan natin na magdanim ng napier ng mga porridges na kung saan na aayon sa kanilang diet. At kailangan din natin na magkaroon ng maasahan na tauhan para na mag-alaga sa ating mga kambing. Dahil kung wala sila, wala rin ang tagumpay na inaasam natin sa pagkakambingan. At number 5 ay ang strategy natin sa pag-market ng ating mga kambing. So dito sa aming farm, sa Cebon Mountain Goat Farm, amin itong tinopost sa social media, sa Facebook, sa Instagram, o sa anumang platform, sa TikTok, o sa Facebook palagi, sa aming page na Cebon Mountain Goat Farm. At dyan namin pinipost ang mga benta naming kambing at pinapareserve namin kung sino man ang may gustong bumili. At sa tulong ng social media, isa ito sa mga strategy namin na mapalakas ang aming market at mapalakas din ang aming kita. At yan ang mga tips ng Cebon Mountain Goat Farm para na magtagumpay sa pagkakambingan.